And today po, ang gagawin po natin ay chocolate chip cookies by Chef Avi Manabat. I actually enjoy watching his video kasi ang dami ko po talagang natutunan kay Chef Avi. So, tara na guys! Samahan niyo po ako and let's watch his video. Napanood na nga po natin kung paano po ginagawa ni Chef Avi ang kanyang chocolate chip cookies. So, tara na po! Subukan po natin and let's see kung kaya nga po ba natin yung magawa. So guys, tinanda na po natin lahat ng ating mga ingredients based dun sa napanood natin na video ni Chef RD Manabat. So, tatry po natin ngayon na gawin. And then, kaya ko ito naisip, although may video na kami na chocolate chip cookies, pero naisip ko na mas maganda yung version niya. Mas na-explain niya na mabuti kung para saan. So, na-realize ko, hindi pa na maganda yung recipe ko na nauna. Anyway, this is nice kasi kung nag-iisip kayo ng mga ipangre-regalo for this Christmas or nag-iisip kayo ng extra na pagkakakitaan this Christmas, ito po yung swap or the best na pwede po natin gawin. So, hindi ko na po ibabanggitan isa-isa kung ano yung mga ingredients na kailangan po natin. So, kung gusto nyo pong malaman yung mga ingredients na gagamitin po natin dito, click na lang po ang description box below. At kung gusto mo pong matutunan kung paano po ang gumawa ng easy chocolate chip cookie na recipe ni Chef Avi Manabat, watch this video till the end. Okay, so guys, lalagyan na natin yung ating butter. Oops, sorry. Paglalim pa pala yung kanina. So sabi nga ni Chef Avi dun sa kanyang video, kailangan yung butter is room temperature. So, malalaman daw natin pag room temperature na kapag yung butter is spreadable. Pero walang mga natutunan. So, yeah. Ang maganda din dito sa chocolate chip cookies. Kasi kung halimbawa nagsistart ka pa lang ng baking business mo, hindi mo na kasi kailangan dito ng mixer. So, pwede na natin gamitin. So, lagay na natin yung ating brown sugar. So, kailangan daw well mixed. Pero wag linaw natin i-overmix kasi kapag overmix daw, magiging cakey yung ating chocolate chips. Kaya ma-incorporate siya sa isa't isa. And also, lagay na rin natin yung ating white sugar. And guys, kung first time mo po dito sa kusina ni Kat, pakiclick naman po ang subscribe button. Don't forget to like our videos and comment down below po kung ano po ang gusto niyo po or gusto niyo pong recipe na mapanood po dito sa kusina ni Kat. Okay, so guys, kapag ganito na po yung texture ng ating mga wet ingredients, ating sugar and butter, so pwede na po natin na ihalo yung ating eggs. Of course, gaya po nung napanood natin sa video. So guys, talagang alam mo, bilib na bilib talaga ako kay Chef RD. Sana makita ko siya or sana makilala ko siya in person. Kasi ang dami ko talagang natututunan sa mga videos niya. Talagang super ini-explain niya lahat. Parang feeling ko nga ano yung nag-aaral ako sa... yan. Madami ka talagang matututunan sa kanya. So kung may time kayo, visit niyo po yung channel niya. Talaga naman. At saka hindi siya madamo sa knowledge. Kasi talagang sinasabi niya pati yung mga secret ingredients. Sunod natin itry yung yung crinkles niya. Excited akong itry yun. Kasi meron siyang sinabi doon. Okay, so yan. So kapag ganyan na siya, sabi niya nga, huwag daw natin i-over, overmix. And then, inahalo na natin siya doon sa ating mga dry ingredients. Okay. So yun na. So, ngayon, ipaghahalo na po natin yung ating wet and dry ingredients. So, yan po. Okay. Sayang pa yung mga yan. So, sa itin natin yan, guys. Straight na.
Di ba ang easy lang? Perfect to pang gift sa mga kaibigan. Para hindi na kayo masyadong mag-gift. Okay, so, gawin lang natin siya. Make sure that incorporated lahat ng mga ingredients or mixture. And then, after ito, pag nahalo ko na siyang mabuti, pakita ko siya sa inyo later. Then, i-organize na natin siya dun sa ating baking sheet. Alright, so guys, ito na po, i-mold na natin siya rito. Since wala tayo yung ice cream scooper, ang ginamit natin is yung alternative, which is yung dalawang kutsara. So, sagyan natin siya ng spacing. Kasi, nakalo pa siya. Later, mag-spread out pa siya. So, kailangan nila ng social distancing. Pero, social distancing yung mga cookies. Medyo, diniitan ko lang. Kasi, para ang maganda kasi ng advantage kasi nyo is pantay-pantay talaga yung cookies. Okay. So, sasala muna natin siya dun sa oven and pinihit na natin while doing this. And then, after noon, yung next naman. Pakita ko po sa inyo yung final or yung finished product po ng cookies po natin. And syempre, ipapatikin po natin ito kay Anthony. Alright, so guys, ito na po yung ating finished product, yung ating cookies. Pinapalamig na lang po natin siya. Tapos meron pa po tayong mga iba pa dito na isasalang pa natin. So, yan yung ating cookie butter. Tapos, yan. Yan siya before siya mabake. Tapos, after naman siya mabake, ganun naman yung siya. So, papatikim na natin doon sa ating tagatikim. And let's see kung papasaba sa kanya ang ating chocolate chip cookies inspired by Chef RB Manabat. Alright, so guys, ito na po. Titikman na po ni Anthony ang ating cookies. Excited na po siya. Sige, ito. Titikman mo na. Anong masasabi mo, Anthony? Is it delicious? Yummy. What are you gonna tell mommy? I like it. You like it? Is it thumbs up? Yeah. Alright, so guys, thank you for watching my videos. At again, kung bago ko pa lang po, please click the subscribe button. Until next video po, thank you!